sino pa 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 pa. So yun mga parno, alam kong inaantay nyo tong pan na to, itong vlog na to mga parno. Dahil nag-post naman ako sa social media or mas kilala bilang Facebook mga parno. Kung saan maraming nag-comment mga parno. Dahil iilan lang yung nasabihan ko nung nakaraang vlog ko mga parno tungkol sa mga hugot-hugot na yun. Eh maraming nagkagusto dun sa hugot na yun. So ngayon mga parno, gumawa na naman ako ng panibagong video. At ito na yun mga parno. At nag-post ako sa social media na kung saan mag-send kayo sa akin or magko-comment kayo sa akin ng mga tanong nyo about sa love mga par, at sasagutin ko yan with twist, no? So no, paano twist yan? So ang twist niya mga par is gagawa natin ng spoken poetry yung mga kasagutan ko sa mga katanungan nyo sa akin about love, no? At hindi lang yan mga par, dahil magigitara din ako para mas romantic at mas damang-dama yung sinasabi kong kasagutan sa mga katanungan nyo, diba? So sa mga nag-comment sa vlog ko mga par or dun sa pinost ko dun sa Facebook mga par, eh may sasabihin ako sa inyo. Tatandaan nyo na sa isang tao na nag-comment dun is isa lang yung kinuha kong tanong, dahil kapag kinuha ko yun is marami o matatagalan tayo. Buti pa yun, nagtatagal kayo, hindi. So ano pang inaantay nyo mga par? At alam kong sabik na kayo malaman yung mga nag-comment sa akin kung ano nga ba yung mga kasagutan ko within spoken poetry. So yun, para maumpisahan na natin yung mga comment and sasagutin ko na yung mga katanungan nyo within spoken poetry, within the instrumental guitar na yan, is kailangan natin ng gitara na manggagaling sa langit. Size 44. Yon, size 44 yung gitara, no? So ayan na mga par, no? At uumpisahan na nga natin tong hugotan na to mga par, or ang spoken poetry na sagutan na to mga par, no? Dahil alam kong gustong-gusto nyo nang marinig yung mga kasagutan sa mga katanungan nyo. Crush na nga lang meron tayo, di ba? Nasasaktan pa tayo. Kasi nasiset tayo ng mataas na expectation sa isang tao. Kasi akala mo yung crush mo na kasi masyadong makulit eh. Kasi nagpapakita siya ng mga motibo na akala niya gusto niya rin tayo. Pero dapat nating tandaan na huwag nating mahalin yung mga taong wala namang pag-asang maging sa atin. Bakit kaya tayo niloloko? Nagmahal lang naman tayo ng totoo. Bakit tayo naluloko? Bakit tayo nakukuhang lokohin ng ibang tao? Alam mo, hindi ikaw ang mali, siya ang mali. At sa unat-unat sa pool pa lang, hindi ikaw ang talo. Dahil una pa lang siya ang talo. Dahil hinayaan niya yung taong nagmahal sa kanya ng todo. Love, apat na letra na punong-puno ng alaala nating dalawa. Apat na letra na nagbigay sa atin ng saya. Saya na hindi natin malilimot ang dalawa. Ngunit yung apat na letra ng yan, yan din ang nagbigay ng sakit sa ating dalawa. Dahil ang love na yan, ang apat na letra ng yan, hindi pala ako ang gusto mong pagbigyan. Tumataas na ang kwalidad ng teknolohiya, pati mamamahalan na apektuhan na. May mga nagbe-pray tapos magpo-post sa Facebook kahanap ng awa sa iba, 'di ba? Nakikita niyo 'yon, tapos pag nakita nilang may mga post na may magjowa, sasabihin, sana all, sana ganyan din kami, 'di ba? Inisip niyo ba 'yon? Inisip niyo ba 'yon? Sa mga kabataan diyan, huwag tayong magmadali. Unahin ang pag-aaral bago ang paglalandi. Dahil ang pagmamahal, nakakapag-antayan. At kapag mahal ka ng isang tao, andang maghantayan. Kahit gaano pa katagal, aantayin ka niyan. Kailangan na nating palayain ang taong mahal natin. Lalo na kapag to ay wala nang nararamdaman para sa atin. Dahil kung papipiliin man tayo, anong pipiliin mo? Mawala yung sakit na idulot niya sa'yo at mag-stay pa rin siya sa'yo. O anong mas pipiliin mo? Mawala yung taong nagmamahal sa'yo pero yung sakit nag-i-stay pa rin yung dyan sa puso mo. Kung mahal mo ang isang tao, dapat hindi mo siya kayang sukuan. Kahit sobrang sakit na ang pinapadama niya sa'yo, dapat nag-i-stay ka pa rin sa kanya. Oo, sige,
sumuko ka, pero kaya mo bang makita siyang may kasama ng iba? Oo, masakit. Masakit ang ipagpalit. Malayo man yan o malapit. Dahil sa isang relasyon, hindi hadlang ang distansya niyong dalawa. Dahil kung tapat siya sa'yo, hindi kanya ipagpapalit sa iba. Maniwala ka. Sa lahat ng mga kalalakihan, dapat hindi tayo nagloloko sa mga jowa natin. At sa mga kababaihan na nagloloko, dapat pagpasensyahan na lang natin. Dapat ganun tayo magmahal mga kalalakihan, dahil sa una pa lang, niligawan pa lang natin sila. Mga babae talaga ang always na nagiging tama, dahil isipin niyong mabuti, isipin niyong mabuti. Nung una niyong pagkikita, diba tinamaan ka naman sa kanya? Ang masaktan is a choice. Nasa sa'yo yan kung magpapapekto ka sa mga nakikita ng mga mata mo. Pero hindi naman natin maiiwasan ang saktan, di ba? Lalo na pag nakikita natin yung taong mahal natin ay masaya sa piling ng iba. Pero kailangan na lang natin itong tanggapin, dahil nariyan na yan eh. Nagmahal ka, kaya handa akong masaktan. Oo, handa akong masaktan. Maging masaya ka lang, kahit hindi ako yung dahilan. Umaasa tayo, dahil nagbabaka sakali tayong masusuklihan niya. Yung pagmamahal na binibigay natin sa kanya. Pero tandaan mo, mas magandang mahalin ka niya dahil mahal ka niya, hindi dahil pinilit mo lang siya. Normal lang sa isang tao na magsabi ng mga problema nila. Pero yung iba nagdadrama na, nagdadrama mismo sa social media na maraming nakakakita. May papayo ko lang sa inyo, dapat sabihin na lang ito sa mga malapit niyong kaibigan na handang makinig mga problema niyong pinagdadaanan. Pero tandaan niyo mga par, tandaan niyo, mas mabuti lang sabihin mo yung totoo kaysa maghanap ng awa sa social media at sa buong mundo. Simple lang ako magmahal, hindi ko sinasabing mahal ko siya. Pinaparamdam ko yun sa kanya, pero hindi niya ito maramdaman. Oo, hindi niya maramdaman, kasi hindi ako yung gusto niya. Mahirap kalimutan ang taong nakasananayan nating kasama. Kahit sabihin man natin meron na siyang kasamang iba, masaya na siya sa piling ng iba. Umaasa pa rin tayo na balang araw babalik yung dating saya, yung dating ngiti niyong dalawa. Pero ngayon, wala na. Wala na, kasi masaya na siya sa piling ng iba. Mahirap na ibalik yung dating kayo, lalo na kapag nagsawa na siya. Mahirap mamalimos ng oras ng iba, dahil kung talagang mahal ka niya, anytime nandyan siya. Madalas niyo kong mapagkamalang babaero, pero hindi niyo alam ang tunay na nararamdaman ko. Hindi lahat ng gusto ko pwedeng mapasahin, at hindi lahat na nagkakagusto sa akin na pwede kong gustuhin. Ayokong isipin yung boring ang tao, kaya iniisip ko ng iniisip ang iniisip nyo. Iniisip ko na lang lagi kung anong pwedeng magustuhan nyo, kahit pigang-piga na ang utak ko. Sa panahon ngayon, gwapo na ang sineseryoso. Paano naman kami mga pangit? Wala kaming karapatang magmahal sa inyo. Tandaan nyo, itsura ng tao, kumukupas yan. Pero ugaling meron kami, hindi nyo mahanap. Iilan lang yan. Minsan sa buhay natin, mas pinipili na lang nating tapusin kaysa ayusin. Alam nyo kung bakit? Kasi may mga bagay na hindi na dapat ayusin pa. May mga bagay na hindi dapat dinadhana sa atin. Kailangan na imbento ang breakup eh, para ilayo tayo sa mga maling tao na akala natin tama. Kaya labis tayong nasasaktan, kasi binibigay natin ang lahat-lahat. Ginagawa natin ang lahat at hindi na tayo nagtitila ng para sa sarili natin. Kung nagmahal tayo, dapat mahal lang. Huwag mahal na mahal, para kapag nasaktan tayo, sakit lang.
hindi masakit na masakit. Minsan, kahit sinabi na tama na, wala na tayong pag-asa sa kanya. Pinipilit pa rin natin, pagpilitan yung sarili natin sa kanya. Kahit alam naman natin, hindi tayo yung gusto niya. Kaya nga, pinapatigil na tayo eh. Pero pinipilit pa rin natin ang pinipilit yung sarili natin sa taong di naman tayo gustong mahalin. Dahil iba yung gusto nila. Bakit nga ba marami naging broken ngayon? Lalo na sa mga taong nagtatanong sa akin ngayon. Bakit nga ba hindi niya masagot yung mga sarili-sarili niyong katanungan? Ako nga eh, may problema din ako pinagdadaanan pero kinakaya ko naman. Kasi naniwala ko sa sinabi ng isang tao dyan na huwag mong hanapin ang kasiyahan o ang pagmamahal ng isang tao. Ang tunay na pagmamahal may kita mo sa Diyos na may gawa sa'yo. Boom! So ayun na mga panat, doon na nga nagtatapos ang ating malupitang spoken poetry na pinaghalo-halo ko yung mga katanungan nyo at sinagot ko yun within spoken poetry. So ayun, at sana nagustuhan nyo. Sa mga hindi ko man na sali dun sa mga spoken poetry ko, kasi di ba sinabi kong tama na, pero pinagpilitan nyo pa rin yung sarili nyo kahit wala ng pag-asa. So yun na mga pano, isa-shoutout ko na lang yung mga hindi natawag sa or hindi na-mention or hindi ko na bigyan ng kasagutan yung mga katanungan nyo. So i-shoutout ko na lang kayo, no? Shoutout sa'yo, Trixie Tabin. Shoutout sa'yo, Sir Warley Taban Ramos. Shoutout sa'yo, Marvin Caliboso Frijas. Shoutout sa'yo, Chingchong, hindi ko alam eh. Basta po-post ko na lang yan. Shoutout sa'yo, Vincent Balejos. Shoutout sa'yo, Daniel Solar. At sa mga nag-comment pa ng last, nagpahabol, shoutout sa inyo. Dahil hindi ko nasagot yung mga katanungan nyo, bawi na lang kayo next time at aga-agahan nyo yung pag-comment sa akin. So ayun, dito ko natataposin tong vlog na to at sana marami kayo natutunan at nag-enjoy kayo sa panonood ng video ko na to mga parno. At wala siyang halong kalokohan ngayon dahil masyado tayong seryoso. Sa susunod na vlog natin is magkakaroon na naman tayo ng ganitong one setup pero kalokohan na yun mga parno. So ngayon, behave tayo ngayon, mabait tayo ngayon. So ayun, kung nagustuhan mo tong video na to, huwag mong kalimutan mag-like. At kung bawa ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. On na din yung notification bell para ma-alert ka kung meron man akong panibagong video. So ayun, salamat sa panunood. Exit tayo. Hold up.